good day to everyone. It's me again. And Ellie, my daughter. Oh, siya, Tagalog tayo. Maayong... Ah, Tagalog pala. Tapos na kami saya. Magandang umaga sa lahat. Maayong buntag sa tanan. And good morning! Yay! Si Ellie ay umiinom ng kanyang dede na may halong kanin na dinurog ng sobrang pino. Parang lugaw ba? Ganun. Kasi hindi siya malakas kumain ng kanin. Kaya yung kanin hinalo na lang namin sa gatas niya. Alam ko mga ibang nanay diyan ginagawa din to. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog nito, nakalimutan ko na. Oo. Pero ito yung ginagawa namin para sa kanya, para naman mag-gain weight siya. Kasi for the past few months, hindi siya nag-gain ng weight. Nag-decrease pa nung na-hospital siya, bago lang, kamakailan lang. So, ito. Oh, dumi na naman ang kukumuday. Bayan, mabilis naman humaba. Pahirapan pa naman mag-ano sa kanya. Magputol ng kuko. Kasi ayaw niya eh. So, nagaya ko. So, ang ginagawa ko, kapag tulog siya, tapos kung minsan naman kapag gising, ayun, parang sapilitan pa. Parang tuloy nanakaw ko siya o nasaktan kahit hindi naman, di ba? Hello! Walang ligo pa yung anak ko. Walang ligo pa. Maliligo po siya mamaya. Di ba, bebe ko? Aray. Kami lang dalawa ngayon sa bahay. Oh. Ayaw mo ba mag-hello sa kanila? Oh, ito yung ano namin. Ito yung pang-araw-araw namin ginagawa ng anak ko. So, kapag tulog pa siya, ang ginagawa ko, kasi kami naiiwan dito sa bahay. Nanaduling ako dun ah. Kami yung naiiwan dito sa bahay. Hinahatid yung bunso namin, kapatid, yung papa, tapos yung kapatid kong lalaki. So, sa pang-araw-araw, ginagawa ko, kapag tulog ko yung anak ko, nang mamaduli ako agad, maligo. Pagkatapos maligo, maghugas ng pinagkainan nila. Hindi pa ako makain na. Pagkatapos, nagwawalis, nagmamap ng sahig. Pagkatapos, kakain na. Tapos hugas konti ng pinagkainan ko. Tapos kapag may tutupiin, tinutupi. Pagkatapos nun, gising na yung anak ko. So, ayun na yung time na... Ganito, bonding namin. Tapos, manonood na lang kami ng TV. Antayin yung lolo't lola niya, tito niya, tita niya. Ganun. Ganun lang. Paulit-ulit lang yung ano namin. Araw-araw namin. Hi! Oo, ito na po yung anak ko. Anak ko malikot. Kilos lalaki. Oo. Alam nyo, dati-rati. Ako naman talaga. Tumutulong naman talaga ako ng baby po. Yung mga kapatid ko. Maliliit pa. Tumutulong ako sa nanay ko. Kaya naano ko na talaga na kung gaano kahirap maging nanay. At ngayon ako na yung nandun sa, dito sa posisyong ito, napasabi ako. Ay, hirap pala. Lalo na napapaisip ka na kailangan mo ng magtrabaho ulit para sa kanya, para sa anak mo. So, parang nahati yung utak mo. Oo. Sa anak mo, tapos sa magiging trabaho mo in the future. Ano kaya? Sa mga tatay dyan. Oo.
mahirap man ang trabaho nyo, mahirap man ang trabaho nyo, dahil pagkat kayo talaga yung pinaka sole provider ng family, pero alam nyo lang kung gaano kahirap din maging nanay. Oo, tapos wala ka pang sweldo. Biruin mo yun. Biruin mo yun, wala ka pang sweldo. Maswerte kayo kapag yung partner nyo ay napaka matyaga sa buhay. Napaka maalaga sa inyo. Tapos, dadagdagan pa ng trabaho. O, diba? O, naka-jackpot kayo. Huwag lang kayong mag-base o magbase sa panlabas na pang-anyo ng inyong asawa. Sabihin mo, bakit ano ka na? Bakit parang losyang ka na? Hindi mo na inaasikaso yung sarili mo. Oh, hello! Gusto mo palang asikasuhin ng asawa mo yung sarili niya, tulungan mo rin siya. Pag dumating ka na sa bahay, galing sa trabaho, tulungan mo siya. Oo, hindi lang naman siya yung andyan, dapat. Hindi lang naman siya yung dapat gumagawa ng mga gawaing bahay. Bakit? Diba, yun naman lahat nandiyan sa bahay. Kaya dapat, share kayo. Oo. Biruin mo lang ang sweldo yung asawa mo, pero hindi siya nagre-reklamo. Ang sweldo mo, ginagawa niyang pinagkakasya niya lahat. Pag binibigyan mo siya ng pang-grocery, binibigyan ka niya ng ulam. Diba? Lain mo yun. Kaya hindi basta-basta maging ina. Kaya, habang andyan yung asawa nyo, tulungan nyo rin. At kung di pa kayo kasal, wala pa kayong hinakasama, wala pa kayong pamilya, wala pa kayong anak, tulungan nyo yung nanay nyo. Makakapagpapasaya yun sa kanila ang pagtulong kahit sa konting paraan. Kaya, kahit sa tatay din, mga anak, tayong mga anak, di ba? Tulungan natin yung ating mga nanay at tatay kasi hindi pang habang buhay nandiyan sila sa tabi natin. Habang sila yung nabubuhay, pakita natin kung gaano natin sila kamahal at gaano natin o gaano sila importante sa atin. O, di ba? Tama ako. Okay. Next few days, vlog na naman tayo. Sa masaring bagay, mga matutunan nyo sa amin o sa akin. So, kung like niyo yung video ko, huwag nyo kalimutan na i-like ang thumbs up at mag-subscribe. Malaking tulong po yun sa akin. Opo. Pero malaking tulong yun sa akin. Mas makilala at malaking tulong din ito sa inyo kasi may matutunan din kayo sa akin eh. Ang saring bagay, patungkol sa pamilya. Bye-bye!